Aiko. Alright mga anak, sandali lang kasi baka nakikita na yung panty ko. Okay. Okay. Breakfast muna tayo. Morning, breakfast time. Lagi kasi akong ginigising ni Papa Troy ng breakfast eh. Kasi every morning dumadaan yung ano yung nagpapandesal dito. Kaya ginising niya ulit ako ng pandesal. Ito yung favorite ko. Pandesal with gusto ko yung may ano ya. Yung may bacon. Wala. Diba? O yung pahula ko ha. Yung pahula ko. Okay, kailangan sundin niyo kung ano yung mga criteria, yung mga patakaran ko. Kasi kahit nakula mo, kahit nahulaan mo, kung hindi mo naman sinunod kung ano yung nasa description, kung hindi ninyo sinunod kung ano yung mga criteria, wala rin. Ibibigay ko sa iba. Sino man nandiyan? Okay. Alright, mga anak, I know na marami sa inyo ang gustong humingi ng tulong ko, pero sa pamamagitan na lang ng ano muna ha, sa pamamagitan na lang muna ng pahula para at least fair naman sa iba. Kasi kung pahula, understood na kung sino yung nabigyan eh dahil siya yung nakahula, diba? Dahil siya yung nanalo. Okay, so kanya-kanyang ano lang yan kung sino talaga yung manalo. Kasi maraming humihingi sa inyo, eh hindi ko naman na pwedeng basta-basta na lang magbigay ng pera ganun. Kasi natural, yung mga iba magsaselos. Kasi katulad niyan, yung kung sino yung tinutulungan ko na yung may bata, kasi siya talaga yung pinag-umpisahan ng lahat, maliban doon sa 10,000 na ano, na binigyan ko. Ay, si Annabelle Jaskil. Annabelle Jaskil Emansano. Hello, darling. Yan si Annabelle. Isa yan sa mga anak-anakan ko rin dito na taga Lancaster. Yan. I've been to her house a lot of times then. Hello, good morning. Yan yung talagang alam ko na talagang kung may ano ako, she's always there for me, na she's always worried ko anong mangyayari sa akin, katulad nung sinampar ako ni Arnold Ignacio ng ano, ng kaso. Talagang siya talaga yung nagpupumilit na maghanap kami ng lawyer, ganyan. Kaya ako nabwisit doon sa nagtanong na may lawyer na daw ba ako, yung para bang gusto niya ipamata sa akin na parang hindi ko kayang kumuha ng lawyer. Kaya, hindi ko naman tinatanong at saka wala naman sa post ko doon yung about sa lawyer, about sa kaso kay Arnel Ignacio. Nang visit lang ba? Kaya ko pinost na, nang visit lang. Akala mo worried? Concerned?
Dali lang, di pa ako nagtatanggal ng muta ko. Ayan, inuulit ko. Inuulit ka, ha? Ayan, inuulit ko mga anak. Kung sino yung manalo, ha? Kailangan sumunod din siya kung ano yung mga criteria, requirements. Sobrang napaka ano lang naman yung criteria kasi doon nadali noon yung mga ano. Doon nanalo noon sina sino ba yung mga dahil sumunod sila sa criteria. Sina Catherine, yan. Si Catherine dalawang beses na siyang nanalo. Ganun din si Leia Jane, ganun din. Dalawang beses na siyang nalo kasi sila nga naman yung sumunod sa utos noon. Sumunod sila sa criteria. So, kahit nahulaan mo, kung hindi mo naman sinunod yung criteria, yung pagpahula ko, ano ba yung mga criteria? Nandiyan naman eh, nasa description. Ngayon, kung hindi nyo sinunod yon, kahit kayo ang nakahula, hindi ko bibigay. Kailangan naman talagang, kuminsan, kailangan marunong kayong sumunod kung ano yung ano ko. Kailangan kong magsalamin. Kailangan magsalamin kasi yung mata ko, ano ulit yung mata ko eh? Marami akong eye bags. Maraming eye bags na yung lola nyo. So, sobrang madami na yung eye bags ko. Iniwan ba naman ako ni Papa Troy? Saan kaya? Papa Troy! Ang ginagawa kasi Papa Troy, ha? O, tingnan nyo, ang laki-laki ng ano ko. Ang laki-laki ng pinaglagyan na ng kape ko. Kasi alam niya na kulang ang isang tasang kape sa akin. Nilalagay niya lang to dito, malaki. Saan po ba nakasulat? Nandun nakasulat sa ano, yung pinaka-top na ano ko, na video. Makikita nyo pera. Kung ano yung nakita nyong pera dyan, yun na yun, okay? Ayun, sabi ni Catherine, dapat ang criteria, i-share mo yung video ni Madam para manalo kayo mga besh. Ayan. I-share nyo yung video na yun, yung may pera. Okay, kung ano yung may pera dyan na naka-display. I-share nyo yun sa wall nyo, sa grupo nyo, sa page nyo, kung saan-saan. Okay, kasi malaking ano yan, malaking bagay yun na ano, yun. Kasi kahit naghula kayo, hindi nyo shinare, tapos hindi nyo rin inilike o kay finalo, o kaya ano, kung ano yung mga nandyan. Kailan i-follow nyo rin yung vlogs ko. Okay, ito yung vlogs ko, itong page, Mystica Vlogs page ko, i-follow nyo din, i-like ninyo din, para hindi naman nakakaya na ako na lang yung walang-walang ang nagla-like, walang nagpa-follow, pero ang dami nagko-comment ng masasama. Diba? Ang sakit yung ganon. Sasabihin nila na, wala naman siyang follower, wala naman yung nagla-like, mga ganon, pero ang daming nagko-comment ng pangit, diba? So ngayon, kasi ganun din. Ganun din sa YouTube, 'di ba? Kasi kung talagang ako yung nandun sa YouTube para lang kumita ng pera, edi araw-arawin ko na sana na ilang libo na sana per day ang ini-upload ko, pero bibihira lang kasi tamad ako, 'di ba? Pero i-subscribe niyo naman, tama, subscribe. Subscribe niyo naman mga anak. Okay, parang hindi nakakaya. Ako na lang artista na walang nagsusubscribe, pero ang daming nagko-comment ng masasama.
Walang nagsusubscribe, di ba? Ang pangit, walang nagla-like, puro negative, puro ano, puro dislike. Kaya ngayon, ha, lahat ng mga yan, criteria yan. So, kailangan na isubscribe nyo rin yung The Mystica Channel at saka Mystica Celebrity Channel. Nandyan sa description, okay? Right. Ganun, ha? Hindi ko basta-basta ipapamigay pera ko, hindi niyo ilalagay yon. Hindi na baleng last yung ano yung nakahula, hindi na baleng siya yung pinakahuling ng hula. Kung nahulaan niya, plus sinunod niya kung ano yung mga ano ko, yung nasa description ko, okay? Kasi kung hindi niyo sinunod yung description ko, ipapamigay ko kung sino yung pinakahuli pero siya yung sumunod sa nasa description ko. Kahit ikaw yung mas nauna na nakahula, kung hindi mo naman sinunod kung ano yung patakaran ko, sorry. Okay? At kung wala man ang nakahula, basta kung sino yung sumunod, kung sino yung pinakaunang sumunod, doon ko na lang ibibigay. Kumusta po? Okay lang. Tawa ako doon sa ano message ni Catherine. Doon sa gumuho. Kasi bumili ako kay Catherine ng ano ng 12 kilos na ano na salmon. Pagkatapos I didn't realize na kulang na pala yung space ng freezer ko. So at that time pinilit ko, tapos pag open ko biglang gumuho lahat. Eh natural dahil yung kamay ko, ha? Nakaano pa rin di ano, 'di ba? Nandoon ako para inaayos ko ano, para binabalik ko tis kam yung kanang kamay ko eh nakatutok sa camera, 'di ba? So wala akong paraan para hadlangan yung pagtapag tilapon o kaya hadlangan para lahat ay talagang guguho papunta doon sa baba. So, ang ginawa ko, pinangsangga ko yung boobs ko. Kaya sabi ko, puti na lang mayroon ako kung malaking boobs, otherwise hindi niya masangga. Otherwise lahat na sana gumuho, tapos lahat sana ay nahulog sa baba. Kaya ganun nangyari. Eh, natatawa daw si Catherine. Okay. Alright, para at least naman may time naman yung iba, may time naman yung iba na mag-comment doon sa pinapahula ko. So hanggang mamayang gabi ulit. Hanggang mamayang gabi ulit i-post ko mamayang gabi, okay? Makikita niyo na lang mamayang gabi kung kailan ko i-post doon yung aking ang aking answer, mga 10 p.m. Alright? Mga 10 p.m. Malalaman ninyo kung sino yung nanalo ng 500. Alright? Pero kahit ikaw yung unang nakahula, kung hindi mo sinunod, kung ano yung mga patakaran ko, hindi ko bibigay. Sayang naman, 500 din yun. Marami na rin bigas yun. Mapunta sa iba. Ang dami nga nagsasabi, naglugaw na lang daw, tapos wala na rin sila lugaw din. Eh, bibigay ko sa iba, kung hindi kayo marunong ano, kung hindi kayo marunong sumunod kung ano yung patakaran, di ba? Napakasimple naman yung ano dyan eh. Para kahit late na yung nakahula, at kung siya mismo yung nakasunod, sa kanya mapupunta. Usually kasi ako na nagigising ako madali ayun na yung tanghali na.
Pero dahil binibilhan agad ako ni Papa Troy ng ano, ng pandesal, kaya nagigising agad ako. Ano ko nga yung mga meses nyo kasi pag ginaganyan ko, hindi ko makita. Makikita ko mamaya kung sino-sino yung mga nag-share. Ngayon, kung sino yung hindi nag-share, pasensya na. Hindi ko bibigay sa inyo. Ang laki ng ano ko. Ang laki ng coffee ano ko. Kulang kasi tasa, ilang tasa kaya ito? Siguro good for 4 na tasa ito. Alam niyo mga anak, kahit lahat kayo, alam ko kung ano yung situation nyo. Kanya-kanyang, ano yan, kanya-kanyang hinaeng, kanya-kanyang hiling, kanya-kanyang kung ano-ano. Lahat kayo, pare-pareho ganun, di ba? Maintindihan ko. Ngayon, kung hindi ko kayo napagbigyan, eh hindi naman talaga ako talaga obligado talaga na magbigay-pamigay ang pera ko. Kasi nung una talaga, nakasadya talaga na ang pera ko ay pagpapahula lang, okay? Eh, nagkataon talaga na start kasi ni Jeng Jeng Potpot na humiling. Sabi niya, sana tulungan mo yung mga ano, gano'n. Kasi that was the way before, how can I help? Kasi alam ko na maraming nangangailangan ng tulong ngayon, okay? Kaya nga, sa pamamagitan ng paghuhula ko, doon ko na lang talaga pinapakita yung way of helping ko, di ba? Pagpapahula. Pero dahil nga sa pagtulong ko ng ganun, na start ko nung 3,000, pagkatapos I realized na kulang yung 3,000, kaya ako nagbigay ng 10,000 kay Jeng Jeng Potpot. And then, yun nga yung pinadala ko sa nanay niya, and then yun yung binigay sa mga, sa mga jeepney drivers, okay? And then after that, so kala ko yun na yun, di ba? And then nakita ko dong si Leia Jane, and then, without realizing na naging continuous na yung pagbibigay ko, umabot na ng 27K. Alright, so ngayon, na-realize ko sandali lang, kung magkano lang na 120K na allowance ko per month, which is parang bariya-bariya lang yun, kaya tinatawanan nila. Pinagmamayabang, mayabang daw ako kasi nagyayabang daw ako ng 120K. Ang sa akin lang naman, kaya ako pinapakita para at least malaman ninyo na totoo yung sinasabi ko. Hindi katulad ng iba, nagpapakita nga sila, pero hindi nila kayang i-share sa iba kasi nga naman, hindi sa kanila yung pera na yon. Pang-camera lang.
Ako, kaya kong gastusin, kaya kong ibigay, kasi pera ko yon. Okay? Nakikita nyo naman, may ATM naman ako. Dalawa yung pinakita ko sa inyo. O magkano na lang yung natitira doon, plus yung cash na natitira pagkatapos kong bayaran lahat ng mga obligasyon ko. O, ganun, di ba? Eh, alam nyo naman, hindi pa natatapos ang buwan na to. Wala na, ubos na. Andun si Papa Troy, nagpapagawa ng sasakyan, yung project car niya. O, pagkatapos mapinturahan, bagong mga gulong. Ngayon, lahat, ang dami, kung ano-ano mga binili niya kahapon na mga pyesa, tumawag ulit ngayon, meron na naman daw ulit palitan. Ang daming kaya. Aray ko, ouch! Aray, sakit yung paa ko. Yan ang pahula ko, kung sino yung mga pahula, kung ilang mga tig-1,000 yan, nabibigyan na ang 500. O, itong si Jared, say, don't to share and like to subscribe, ma'am. Alright, good. Inuulit ko mga anak, kailangan i-like, i-follow ang Mystica Vlogs. Itong page na to, okay, kung saan kayo ngayon. And then, i-share ninyo yung video. Ito, ito yung video. At kung ano-ano. At yan, pera? Kung sino yung mga kahula, kung ilang mga tig-1,000 yan, mabibigyan ng 500, ando no. O yun, yeah, nag-aantay na yung 500. Bago ko mag-assess lahat ng mga to. Alright. Tapos na akong magbayad kung ano-ano. Okay, yun yun. Okay, yun yun. Nandun na yung 500. Nag-aantay na. So, ang pinapahul ko dyan, yung mga tig-1,000, kung ilang tig-1,000 yun. Okay? Inuulit ko. Okay? Inuulit ko. Kahit ikaw yung pinakaunang nakahula, kung hindi mo naman shinare, hindi mo naman inilike at finalo ang Mystica Vlogs ko, hindi mo shinare yung video na yon, yung may pera na yon, yung pinupahula ko, hindi ka naman nag-subscribe sa YouTube channel ko na The Mystica Channel o kaya Mystica Celebrity Channel, okay? Kailangan isend nyo yung screenshot to prove na kayo ay nag-subscribe doon sa The Mystica Channel o kaya ay dalawa yun eh, The Mystica Channel at Mystica Celebrity Channel. Kailangan i-screenshot nyo sa akin, isend nyo sa inbox, okay, para alam ko na ikaw ay isa sa mga nag-comment, isa sa mga contestant. Eh ngayon, kung hindi kayo seryoso at hindi ninyo in-screenshot at isinend sa inbox ko, kahit nahulaan mo, kung hindi mo naman sinunod yung utos ko, ganun eh, lahat naman talaga ay may utos na instruction na kailangan i-follow nyo. Eh ngayon, kung hindi kayo marunong mag-follow, at wala kayong ginawa kundi nag-comment lang, hindi nyo finalo kung anong instruction, napakadali, i-like at i-follow ninyo yung vlogs ko, para hindi naman kulelat lagi, no? Diyos ko naman, kung tutuusin talaga, ako na lang yung pinaka mababa ang likes and followers, nakakahiya. Kaya ako laging inuupakan ng mga buzzers eh. Pero ako yung, kung paramihan ng buzzers, ako yun, okay? There's no doubt. Ako yun, okay? Pero paramihan ng likes at followers, marami akong followers, kaso ayaw nila mag-like at mag-follow. Siguro ako yung pinakamarami, pero nandiyan lang sila, nakatingin mga ganon. Nag-aabang sila kung ano yung pwede nilang maano dito. Okay? So ngayon, para at least alam ninyo kung ano yung mga patakaran, puntahan nyo na yung video na yon. Okay? Yun yung pinaka-top na naka-post ngayon. Kasi pin to page, ano, naka-pin siya. So ibig sabihin, siya yung pinakauna makikita ninyo may pera. So, yun yun, ha? I-follow nyo. I-follow at i-like ang vlogs ko. And then, i-share ninyo ang pinost ko na yon, yung pahula ko na yun. I-share ninyo sa wall ninyo para mas, i-screenshot nyo na lang. I-send nyo sa akin. Kung wala kayo in-screenshot at isinend sa akin, meaning to say, hindi kayo contestant. So, kailangan
Ito, kay Joselito Tumbaga. Alright. Marami din kumukuha sa akin. Shooting daw. Sabi ko, kahit shooting, kahit ilang shooting, kahit magkano. Lockdown ngayon, hindi muna yun ang prioritize ko. Kasi alam nyo naman, di ba? Dahil sa kasushooting si, ano, sino ba to? Si, Boyet De Leon pala. Si Boyet De Leon. O sa buhang, ano, yung kanyang COVID sa shooting. Sino pa? Si Tom Hanks. At saka yung asawa niya. Saan ba nakuha yung COVID? Sa shooting. Kaya, kahit sino nag-o-offer sa akin ngayon ng mga shooting-shooting, at kahit mga sino-sino nag-offer sa mga business-business, hindi yun ang priority ko. Hanggang kaya ko pa na mag-deal-deal ng asin, no? Kumain, no? Oh. Kumain na lang ng pandesal. Hanggat meron pa naman siguro ako pambili ng pandesal, pagtsagaan ko na lang, ha? Kaysa ba naman yung sa kasushooting, sa kalalabas, kung saan-saan, eh, doon naman ako makakakuha ng COVID. Huwag na lang. Buti na lang wala na yung sakit ko na ubo, sipon, wala na. Alright, kasi, yun kasi, dahil matigas yung ulo ko, sinabihan ko na rin si Kuya Frank na, Kuya, ayaw ko na ng mango shake. Kasi, yun nga, habang ikaw ay kain ng malamig, kasi allergy talaga ako sa malamig, sa totoo lang. Kaya tiisin ko na lang muna na walang mango shake. Ayun. Eh sabi ko nga kay Kuya, sabi ko, Kuya, hangga't hindi ako talaga disiplinado, kailanman hindi mawawala yung ano ko, yung sipon, ubo. Buti na wala na, okay? All right. Kaya ayoko na talaga na isipin na ako'y may ubo or may sipon. Alam niyo kasi, sometimes yung mga sakit natin, nandito lang eh. The more kasi iniisip nyo, the more na binabanggit ninyo, the more na inaalagaan ninyo yung sakit ninyo, lalo ka magkakasakit. Kaya, the most important thing right now is, ha? Katulad yung nangyari sa akin, diba? Nagkasakit ako ng, ano, ng stress-related disease. Yung sepsis, ganon. Kasi nga, bumaba yung immune system ko doon, di ba? The more iniisip ko, the more na nagkakasakit. Pero nung iniisip ko, wala akong sakit. Parang gano'n, di ba? Pwede lang sana, mura-murahin mo yung sakit na yun. Wala akong sakit. Putang ina, wala akong sakit. Iwanan mo ako. Ganun, di ba? Ganun. Eh, pag may sakit kayo, huwag niyong isipin. The more inaalagaan ninyo ang sakit ninyo, the more na iniisip ninyo ang sakit ninyo, the more may pag-uusapan niyo, lalo kang magkakasakit. Kaya ako yung tao na if ever talaga iniiwasan ko yung magpabili ng gamot, katulad yung mga iwasan kasi, once kasi na-start mo na yung mga yan, hindi mo alam na yung mga ano na yan, eh, nagbibigay din ng, ano, number one na nagbibigay din yan ng kung ano-ano sa system natin, di ba? Hanggang sa hanggang sa i-freeze na niya yung immune system ninyo, o, di ba? O kaya minsan magiging yung katawan ninyo, parang magiging dependent na yung katawan ninyo sa mga pain relief na nun. So, kinakailangan inom na lang kayo ng inang gamot hanggang sa ma-addict ka na sa gamot na yun, hindi mo alam na yun na pala yun. Sira sa ano sa system mo. Kaya ako hindi ang racket kasi hindi ko inisip, hindi ko ilagaan, hindi ako nagte-take ng konting sakit lang ng ulo, kailangan meron na agad-agad na pain reliever. Ayoko magiging dependent sa mga ganyan. All right? So mabuti na lang wala na. All right? Kung ano na lang yung kadadadada ko, yun na lang yung sakit ko, yung kadadadada ko. Right. Pero, inborn na yun eh. I was born to be a leader. I was born to be ganito. Ang ano ko. Kaya nakita nyo yung ano yung personal assessment test ko. Kaya nga, dinner ko si Rafi Tulfo, si Ben Tulfo, at kung sino-sino yung ano. May pera na 100,000 noon. Dahil sabi niya na ibebet daw niya ng suntukan yung tatay ni Joaquin Montes noon. Kaya dinner ko rin, sabi ko, ha? Hindi sa pamamagitan ng ano, kung talagang lalaki ka, kung talagang ikaw ay talagang matapang,
hindi sa pamamagitan ng suntukan, kundi sa pamamagitan ng IQ, sa pamamagitan ng personal assessment test. Kasi yung personal assessment test na yon, kompleto na yun eh. Lahat, nandun na lahat. Ha? Nandun na lahat yung academic, andun na lahat yung about sa physical, about medical, about psychological, about emotional, lahat nandun na lang yun eh. Kasi pero noong nakita nila yung aking personal assessment test result, kay sinabi nga yung taga Norway kung sino yung nagbigay ng result sa akin, kung sino yung nag-evaluate, sabi niya, kung wala pa raw silang nakita noon na parang apo ni Hitler, meaning say, if you're talking about Hitler, matapang as in super tapang yan. Super tapang at wala siyang kinakatakutan. Hindi sa kinakatakutan sa sa bakbakan o kaya sa war o gera, hindi ganon. In terms of principle, in terms of pakikipaglaban kung ano yung nararapat, kung it's either in terms of kung ano-ano yung mga pinaglalaban ko, ganun, di ba? Pag ako'y may pinaglalaban, ganun. But, nandun pa rin yung aking sense na, kung alam ko naman na may nasaktan ako, nandun pa rin naman yung aking pagsusorry. Pero according sa aking result, pagdating sa leadership, pagdating sa IQ, pagdating sa kung ano-ano, talagang umaapaw. And that was the reason why I got the position as managing director dito sa Pilipinas ng Better Globe. Yun yung company ngayon na nagbibigay sa akin ngayon ng sa aking investment. Kayo nagsasabi sa akin na na baliw. Oh, baliw ako. Baliw talaga. Kasi kung minsan, di ba ano bang tawag sa kanila yung mga scientists, di ba? Greatest, all the greatest scientists in the whole world, kung sino-sino yung mga nag-create, nag-invent ng mga iba't ibang mga bagay, anong tawag sa kanila? Mad. Mad means baliw. Iba naman yung baliw na wala kang silbi. Iba naman yung baliw na kailangan talagang, alam mo yung parang mga special child na talagang it takes a proper guidance, it takes a proper supervision sa mga taong yon. Iba naman yung baliw na as in super yung super yung talino mo na marami kang nagagawa sa talinong yan, di ba? Hindi man ako inventor, hindi man ako scientist, hindi man ako yung creator ng kung ano-ano, but for me, ang ina-apply ko na lang is just the fact na nagpanaginip sa akin yung truth, and that's what I am actually here for, para ituro sa inyo, para at least ipatunay sa inyo na this is reality. Lahat na maitinuturo ko ay reality, pati yung pagmumura, realidad yan eh. Kahit nga naman kung sino, kahit yung mga hayo, pag pre-novoke mo yan, ha? Hindi mo pwedeng sabihin na pag pre-novoke mo ang isang aso, aamu-amuin ka. Unless na ikaw yung amo niya, kasi ikaw lang talaga ang paraan para makakain siya. But once you are a stranger, once you are not the amo, and once you are not the one giving food to that person, okay, giving food to that animal, that pet, sigurado na oras na pre-novoke mo, oras na trinato mo ng hindi maganda, the first thing that pet or that dog is going to do or that cat is going to do to you is kakagating ka. Lahat naman yung tinuturo ko sa inyo, hindi basta-basta magmumura ang isang tao katulad ko sa ating presidente if there was no cause. Kaya nga yung sinasabi ko, it is the cause and effect. Nakita ninyo, I have never said anything ever since na umupo ang ating presidente. I was there. Makikita nyo sa YouTube. Ever since na siya yung umupo na presidente, I was never there in order to sabotage kung ano yung pinaggagawa niya. Hindi ako yung tao na lahat ng mga kilos niya, lahat ng mga propaganda niya, lahat ng mga kung ano-ano yung nagiging projects niya, kung ano-ano yung mga naging programs niya, ay ako yung isang tao na tumutulig sa, di ba? Katulad ni Agot Isidro. Ganon. Pag kinumpir mo kami ni Agot Isidro, well, obviously, siya yung tumutulig sa. Obviously, siya yung antay. Kaya, ako, kung nakapagmura man,
And ako sa isang presidente dahil itinuring ko siya bilang ama ko. At once na bilang ama mo yan, and then you would expect na itrato ka rin na bilang anak. So I was fighting for the rights of everybody, yung equality. Ngayon, kung ano yung equality na yun, yun yung in terms of pagbibigay ng ayuda or pagbibigay ng relief goods. But, okay, you have to understand, I didn't do it para sa akin. Umaapaw ang aking pagkain. Umaapaw gana ako sa allowance kung tutuusin, kung yun man ang pagbabasehan natin. I did that para sa inyo. I did that para sa mga driver. I did that para sa lahat ng mga tao na kung paano sila nagbibigay din ng obligasyon in terms of taxes pagkatapos later ang pagdating pala sa pandemya, eh hindi pala sila mabibigyan ng pantustos o kaya pangkain o kaya equal treatment. Yon ang aking point. Katulad nung sinasabi nung kaya ako yung nabwisit doon sa babae, bigla na lang umentrada dito na kumusta na daw yung ano, yung kaso ni Arnel sa akin, kumusta na daw, meron na daw ba akong lawyer. Kaya sabi ko tuloy dahil nainis ako, dahil wala naman akong pinopost dyan, doon naman siya nagpost. Buti sana ko ay pinost ko yung about kay Arnel. Buti sana ko yung pinost ko yung about doon si Sinampa. Eh hindi eh, di ba? Paminsan-minsan lang ako nagpo-post yung about kay Arnel in order to let you know guys na kung sino-sino yung mga gustong makakuha ng answers regarding kung ano yung Arnel issue na yan. At least hindi nyo na ako isa-isahin, di ba? Kasi nakakabwisit yung lahat mag-i-inbox sa akin tapos isa-isahin kong magbibigay ng answer. The reason why I post all my answers dyan sa wall ko para kung ano yung mga question ng kalahatan, nandyan na isang beses ko na lang inilatag kung ano yung answer ko. Kaya kung sino-sino yung nag-a-ask kung ano yung status ng kung ano yung case na isinampan ni Arnel Ignacio sa akin, nandyan sa wall ko. Tingnan nyo na lang kung nandyan. Because from time to time, ipinopost ko. Inaantay ko na lang yung subpoena because I will use those in order to be my evidences din doon sa mga anim. Supposedly, walo, pero parang ano na lang, parang inilagay ko yung dalawa doon sa dalawang ano, parang pinaghalo ko na lang. So, naging anim, okay? So, inaantay ko na lang yon, okay? Pati yung mga lawyers ko, nag-aantay na rin sila. So, inaantay ko na lang yung subpoena, inaantay ko na lang kung anong ano. Handa ako na makulong kung alam ko na meron akong kasalanan. Pero kung yun nakapagmura lang ako at yun yung basihan, well, I am sure naman na alam ng kalahatan, alam ng lahat. Si Presidente, in terms of pagmumura is, kung tutuusin, kung nakaisa ako, naka 1 million na siya. Figuratively speaking, okay? Eh ngayon, kung ano yung basihan ni Arnel na sinasabi niya na Bayanihan Act, Section 6, Article 6, Section F. Yun yung fake news. Asan ba yung fake news na sinabi ko doon? Fake news ba yung sinabi ko na hindi lahat ay nabigyan? Fake news ba yung sinabi ko na kailangan talang ipaglaban ng ating karapatan para lahat tayo ay mabigyan? Lalong-lalo na doon sa mga tao na nawalan ng trabaho at nawalan ng kung ano-ano yung mga dapat din para sa kanila. Fake news ba yon? Meron ba akong ginawa rin na scam para at least masabi na talagang kung ano yung section ano na yon, okay, Bayanihan Act na yon ay nilabag ko ayon sa sinabi kasi nung una nitong si Harry Roque, nung spokesperson ng ating presidente. Kaya nga 'di ba makikita yung sa YouTube, sabi ko, ha? Paano nangyari yon? 'Di ba ang fake news dapat is kung sakali man ako nakapagsalita. For example, sasabihin ko, oh, dito na pala sa lugar ko, meron na palang COVID, meron na palang mga nag-positive na nagkaroon na pala ng COVID. Pero ang katotohanan ay fake news lang yon kung sakali man. Yon ang example ng fake news kasi it will really create a chaos. It will really create a commotion. It will really create
fear, it will create mga tao para magpanic, okay? Pero may nagpanic ba nung sinabi ko na ipaglaban natin para lahat ay hindi magutom? May nagpanic ba sa sinabi ko na lumabas tayo na suportahan natin kung anong ginagawa ni Robredo? Ano ba ang ginagawa ni Robredo at saka si Vico Sotto at that time? Wala silang ginawa kundi gumagawa sila ng paraan para lahat ay mabigyan ng pagkain. Gumagawa sila ng paraan para ipinaglalaban nila na sana itong mga jeepney drivers o kaya kung sino-sino mga drivers ay sana mabigyan naman sila ng consideration in a way na makakatulong naman talaga kasi lahat naman ng mga frontliners hindi naman talaga sila nabiyayaan na magkaroon talaga sila ng kanya-kanyang sariling cars, okay? Mga sariling sasakyan. Pero dahil sa hindi naman ibigay yun, well, fine. Wala na ako dun, di ba? Ngayon, nung pumunta ako sa barangay at sinabi mismo ng barangay na kulang pa daw talaga kung ano yung 270 billion pesos para ma-distribute sa lahat ng mga taong nangangailangan. So, nung sinabing gano'n, meron pa ba akong sinabi against them? Meron pa ba akong na bitawan na pagmumura sa ating presidente. Ganun lang naman, di ba? Once you are being frustrated, once you are being treated unequal, pagdating sa mga ganyang bagay, natural, mapapamura ka. Yung iba pa nga, pumapatay na lang bigla eh. Oh, di ba? At least ako, pag lumalaban ako, hanggang sa mura lang. Hindi physicalan. Ha? O kaya'y dito. Okay? Dito, nakikita ninyo kung paano ko lumaban. Hindi ako yung na katulad ni Pinky Amador, ha? Na hindi ginagamit ang utak pag lumaban. Hindi ganon ang lumaban. Ako, nabitawan ko na yon. I had given my statement, I had given my point. Eh ngayon, kung sino ang hindi nakaintindi, sila yung mga bobo. Ganon lang yon. Kasi pag ako, pag lumalaban ako, ginagamitan ko rin ng utak. Di ba? But that doesn't mean na pag ako ay nag-ask ng apology, meaning to say, at inire-retract ko na kung ano yung prinsipyo yung pinaglalaban ko. Ngayon, if I have asked an apology because alam ko na nasaktan ko or kung sino yung nakarinig dahil akala nila talagang directly to the president, hindi. That was actually merely a certain statement because of my frustration. Hindi ko naman sinabi na putang ina mo, Duterte. Hindi. Sinabi ko, putang ina. O, di ba? Iba yon. Iba yung sinabi, putang ina naman eh. O, di ba? Iba yung putang ina mo talaga. O, yung parang, kasi pag sinabi, putang ina mo, meaning tulad talagang itinusok mo na talaga directly to the person. Pero pag sinabi, putang ina naman eh. Pag ginanong mo, ibig sabihin, because you were just frustrated. Because you were just somebody emotionally by the time attached kung ano yung pinaglalaban mo, kaya katuloy nakapagmura. At alam ko na lahat tayo, we are capable of doing that. Hindi nyo lang talaga nakikita yung iba. Kasi nga naman, pag ang mistika ang nakapagsalita, and then the world is right there, pinagpipistahan na. Pero pag ang mistika naman nakagawa ng isang bagay para sa mga tao, no one is seeing it. Meron ba kayong nakita dyan na nag-re-upload? Meron ba kayo nakita dyan na nagsabi man lang na, wow, tong si Mystica kahit papano ay nagbibigay pala ngayon, mali pala yung pagtingin natin dati sa kanya, pero tingnan may puso pala sa mga tao, lalo-lalo sa mga drivers. Tingnan ninyo kung sino yung mga artista na yan na walang-wala na nga sila. Ultimo kung ano yung pinaka-last resource na dapat nila ay para na lang talaga sa kanilang bills. Dahil nakita nyo kung gaano kalaki ang bills ko. Kulang 520k a month ko para sa mga bills ko. Anytime, i-give up ko na yung mga sasakyan ko kasi hindi ko na rin magamit. Hindi ko na rin pwedeng gamitin o kaya gawitin because I had done that because akala ko nun pwede kong magamit ipaparent para in order to make money out of it. Pero ngayon, hindi na rin pwedeng magamit. So, ipapaubaya ko na lang. Kaya nga ako nag-decide na, okay, wala na akong pakilam. Kahit kuhunin na ng bangko dyan, ang importante ang pera ko, maitulong ko. Ganon, mas inuna ko na tuloy yung pagtulong ko kaysa ibigay ko lahat yung pera ko para mabayaran yung almost 90,000 na babayaran ko. Kaya nga naman kasi ganon.
lumaki. Kasi nga naman, magmula nung lockdown, wala akong nare-receive. Wala akong nare-receive na notice na ganito, kailangan magbayad ka na ganun ngayon. So, akala ko naman, wow, siguro okay lang kasi hindi naman sila naniningil. Ganun din ang kuryente. Ganun din ang kung ano-ano, di ba, internet. Hindi naman sila naniningil. And then, right after a few months, hindi ko alam, ilang months na ba tayo na nag-lockdown? 2 months, 3 months, gano'n. And then all of a sudden, bigla silang magpapadala ng bill and then bang, ang dami na pala. Gano'n ang nangyari. Kaya lumaki ng lumaki. Oh, nakakita ba kayo ng artista na gano'n? Na ultimo yung pambayad na lang sana ng kanyang car o kanyang pambayad na lang sana ng bill, itutulong pa niya sa ibang tao. Yeah, I bet you can never see like that. Kayong sinasabi ninyo na ako'y mayabang at tanga. Yes, totoo yon. Mayabang at tanga ako kasi inuuna ko pa na ipamigay ang pera ko instead sana na i-take care ko kung ano yung babayaran ko. Ando'y nagtataho. Wala si Papa Troy. Wala si Papa Troy. Si Papa Troy lang kasi bumili ng taho, pero wala si Papa Troy. At meron na akong pagkain. So, ganun mga anak. Kaya yung mga nagsasabi na, wala namang ginawa yan kundi nagmumura. Bakit? Kailan ba ako nagmura? Isang beses. Ilang beses ako nagmura? Isang beses. Kaya huwag niyong sabihin na ang isang mistika, wala nang ginawa kundi na mura na lang ng mura sa ating presidente. Kaya yung mga nagsasabing ganon, mga ulol kayo. Kayo yung mga gago, mga ulol. O yan, nakapagsalita ulit ako kasi kayo nga naman naging dahilan kung bakit nagmumura ngayon ng isang mistake. Kasi kayo yung mga gago, ulol kayo. Bago kayo magsalita, you have to know the facts. Okay? Inuulit ko, ha? Kung ilang mga tigas mabibigyan ng 500. Inuulit ko, bago ko ma-i-announce kung sino yung nanalo mamayang gabi, kailangan nakasubmit na sa akin, ha? I-screenshot nyo na talagang inilike nyo yung aking Mystica Vlogs. Ifinalo nyo yung aking Mystica Vlogs. I-share nyo kung ano yung ipinapahula ko, i-share nyo sa wall nyo o kaya doon sa group nyo or whatever. Basta mag-provide kayo ng proof, screenshot sa akin na ginawa nyo yun at nag-subscribe kayo sa The Mystica Channel at saka Mystica Celebrity Channel ko. Yun lang. Kasi nakikita ko parang may dalawa nang nakahula eh. Okay? May dalawa nang nakahula. So, ang ano ko na lang dito, sino sa kanila ang nag-follow ng instruction. Eh ngayon, kahit mas nauna yung isang nakahula, pero hindi naman niya finalo yung instruction ko, sorry, wala akong pakialam kahit iiyak-iyak ka. Sorry, wala akong pakialam kung ikaw nagugutom. Sorry, wala akong pakialam kung kumakalam na yung misikmura mo. Kung hindi ka naman talaga marunong sumunod sa utos, katulad din ng Diyos, di ba? Ang Diyos, maraming kautusan niyan. Nasabihin niya na bago ko ibigay sa iyo ito, bago ka magiging successful, bago ka mapagbigyan kung ano yung blessing hinihingi mo, bago kita i-heal o kung may sakit ka, ito yung mga instruction. Kailangan i-follow mo. Kailangan discipline. Meaning, pag-discipline, ibig sabihin, sinunod mo kung ano yung utos. Eh ngayon, kung hindi mo sinunod, sorry ka. Wala akong pakialam kung ikaw ay talagang nangangailangan na nagkakandara pa ka na sa inbox ko na hiling ka lang hiling. Hindi ko bibigay yon hanggat hindi mo tinupad kung ano yung napakasimpleng utos ko. Katulad dito ha, sa lahat ng mabiyan ng 27K, ilan sa kanilang nagpadalang video? Yun lang napakasimple lang na utos ko na pwede ba? Kasi ang daming nagsasabi na fake news daw itong ginagawa ko. Ang daming nagsasabi na, wala yan, puro ano lang yan, drawing lang yan. Kasi gusto lang niya talaga magpasikat, gusto lang niyang mapaniwala yung mga tao na siya'y tumutulong. Kaya ako hinihingi yung konting video. Sino-sino yung mga hindi nagbigay ng video?
alam nyo na kung sino kayo. Pagkatapos, katulad niya yung yaya ko, siya yung pangalawa na nag-request na magbigay ako after kay Leia Jane. Si Leia Jane, okay na siya. Every time, intact yung pagbibigay niya sa akin, very consistent. Yung sinasabi, ma'am, ito yung ibebenta ko ngayon. Ma'am, ito, nakabenta na ako. Ma'am, ito yung kinita ko. Pag ganun ang nakikita ko sa tao, at alam ko na gusto rin niyang tulungan yung sarili niya, at yun lang, napakasimple lang naman na ano na, oh, sige, i-update mo ko. At tinutupad niya, napakasimple. Yun yung mga klaseng tao na hindi ipagkakait ng Diyos ang blessing sa kanya. Diba? Okay. Ngayon, itong yaya ko dati, yun yung pangalawang nag-request. Diba? Pagkatapos na nagbigay ko 1,000 doon sa ano. Yung yaya ko nag-request, yung dati ha, pinost ko dyan kung sino yung yaya ko dati. Nag-request siya? No doubt. Chok-chok, halika! Ingay mo. Halika, darling. There's no doubt, agad-agad. Wala akong second thought. Nagbigay ako. And then mamaya't maya, ay ma'am, pwede ba bigyan mo rin ng tito ko na may sakit daw kasi nag-ano daw siya, meron daw siyang sakit sa, ayun, high blood. Okay, pang maintenance daw sa high blood. There's no doubt, ibinigay ko, di ba? Pero sa lahat ng mga nabigyan ko, isa siya sa hindi kalamay nagsalita o kay nagbigay ng video. Kahit paulit-ulit siyang humihingi pa, right after na nakapagpadala si Papa Troy, paulit-ulit na humihingi pa, paulit-ulit niyang sinasabi, ma'am, baka naman kailangan mo ng katulong kasi alam niya wala akong katulong ngayon. Kasi sabi ko, hindi ko kailangan katulong kasi dito hindi na ako nakatira sa mansion. Kasi pag kumuha ko ng katulong, 7. Diba? Ito, kahit isa dito, para sa akin, napakasikip na. Kasi, wala akong privacy. Ginawa ko ng bed. Naglagay na ako ng bed dito sa aking, sa aking living room. Kasi nandito yung office ko. Private to. Wala ni isang taong nakakapasok. Kahit sino, kahit kakilala ko. Hindi ako nagpapapasok dito kasi privacy ko to. Okay? So, ganun din sa katulong. Pag sinabi ko, privacy ko to, meaning, I am not entertaining anybody kahit katulong. Eh si Papa Troy, kaya niya magluto. 'Di ba? Kung damit ko rin lang, meron naman laundry, 'di ba? May laundromat naman diyan sa labas. Eh ngayon si Kuya Frank, may buhay siya. Nagluluto siya para sa kanya. Si Papa Troy nagluluto rin siya para sa kanya. Ako nagluluto rin siya. Ako kung ano yung gusto ko iluto. So hindi ko kailangan, 'di ba? Eh ngayon, minsan nakakapagsigaw ako kay Papa Troy, natural kasi iba na yung buhay pag wala ka talagang katulong, di ba? Eh ngayon si Kuya Frank naman, dahil nga sa alam niya na, bakit siya, hindi niya gawin. Ayan, nagbabangayan yung dalawa na yan. Ba? Ganun. Eh ako naman, instead sana na pag-una ng pansin yung mga away-away, mga ganun, dahil lang sa hindi malinis ito, ganun, ganyan, ganyan, hinayaan ko na lang. Kaysa ba naman, i-focus ko ang mga ganyan, there's a lot more things na iintindihan, di ba? Sabi, wala naman bisita ko. Shit, ngayon kung magulo? O, di ba? Di naman ako nagpapabisita para sana nakakaya. Baka mami, pag dumating, ganito, ayusin mo yan. O, kaya yung mga, yung mga vegetable ko. O, inalukan ako ni Catherine, carpet. Sabi ko, paano lalagyan ng carpet? Ito, punong-puno ng vegetable yung, yung floor ko. Pinakita ko ni screenshot ko. Sabi, oo nga naman. Ganon, aray ko. Wow. Hindi maganda yung upo ko ha. So ganun mga anak ha. Yung yaya ko mismo, panay ang sabi niya kailangan daw niya ng pera pang pagatas sa anak niya ganito. Kunin ko daw siya. Yung instruction ko na yaya ilang beses ha. Hindi na siguro bilang. Sabi ko, ya, asan na yung video? Hanggang ngayon wala yung video. Yung mga iba naman, pati yung yung mga iba na nabigyan ni Papa Troy din. Yung iba ayaw nilang makita, 'di ba, kung ano yung mukha nila, ayaw nilang i-publicize ganun ganyan. Sabi ko kay Papa Troy, kung ayaw pala nilang mai-publicize, bakit super gana silang humiling pero ayaw lang mai-publicize. Sabi ko, hindi 'yun ang point ko. Ako pinapakita ko na ako'y tumutulong because of the fact na gusto ko rin na kung sakali may man nakakita, tutularan din 'yon. I am making up a good example right here ng isang katulad ko na nagbibigay, na sobrang napakalaking
napakalaking sakripisyo yung ginagawa ko pagbibigay. Bakit? Ibigay ko na lang sana sa anak ko, binibigay ko pa sa ibang tao. Mas ang anak ko ang nangangailangan ng pera. Pero para sa akin, total binibigyan naman siya. Sabi ko, anak, total kasama ka rin sa kanila na binibigyan ko. Sabi ko, so kung ano yung kaya ko, hanggang nun lang anak. Hayaan mo na lang na iba naman ngayon ay mabigyan din. Konti lang naman yung binibigay ko. Pero pag inipon naman, malaki. Hindi basta-basta ang 27 na nawala sa 100K. Hindi basta-basta yung 127K na instead. Sana napunta lahat doon sa 90,000 na babayaran sa sasakyan ko. At hindi ko alam kung hanggang kailan tong lockdown na ito. At bayad ako ng bayad ng sasakyan, eh hindi ko naman nagagamit. Diba? Kasi kumuha ko tig-isa kami ni Papa Troy. Diba? Tatlo noon yung kinuha ko. Pati yung van. Tapos si Papa Troy, puro project car. Every time, every day, mamaya at maya, ibang pagkagastusan lahat. So, instead sana, na pagtutuusan ko ng pansin kung ano yung mga dapat kong pagkagastusan, iniisip ko rin kayo. Ngayon, kung yung mga tao hindi nag-appreciate, wala na akong pakialam doon. Bahala na ang Diyos sa inyo. Diba? Yung mga iba naman, na yung just the fact na nabigyan ng ganun lang, well, ang 500, para sa ibang tao, malaki na yon. Kaya, kung kulang pa, kung parang minamaliit nyo yung 500 ko, well, bahala ng Diyos sa inyo. At least, alam ko, hindi nyo pala ma-appreciate ang 500. Dahil akala ko, o katulad nyan, si Manny Pacquiao ba yon? Nag-post siya, yung 50,000. Sabi niya, meron daw siyang ibibigay na 50,000 para sa 200 people. Nung kunenta ko, 50,000 para sa 200 people. Yung ibig sabihin 250 per person lang. Eh ako 500, o mas doble pa sa akin, o di ba? Hindi ko man naibigay pa yung 50,000 the whole total, pero 27, di ba? I'm getting there, tumataas. O may 500 ulit ako pahula dito, o 27,500. Hanggang sa aabot din tayo doon. Unti-unting ko lang. Huwag biglaan. Kasi pag unti-unti lang, hindi masakit sa bulsa ko. Para sa akin na ako yung hindi naman ako mayaman ngayon, hindi ako milyonarya katulad ng dati, na kayang-kaya ko magbigay ng mahigit 500,000 a month kasi meron ako. Eh ngayon, wala akong ganun. Bariya lang kung tutuusin yung akin. Kaya, yung 500 tapos hindi pa nila na-appreciate, samantalang yun ay sinakripisyo ko yung aking pagkain, sinakripisyo ko kung ano yung babayaran kong bills, tapos hindi pa in-appreciate, ha? Nilait pa ako. Oh. Yung iba naman sabi na fake news, puro lang daw ako yabang, wala naman daw katotohanan. Kaya nga sabi ko kay Catherine, dahil nga biglang may tao nagsabi na, oh, may kaya mo bang ano, may lawyer ka na ba? Kaya bigla na lang ako nagpakita ng pera. Para you know, may pera ako. Yun nga lang, ha? May limit din. Dahil hindi na ako katulad ng dati na every time na may humihingi, yes ako ng yes. Hanggang sa ako naman ay naubusa. Yun yung certified tanga. Yun yung certified baliw. Well, certified baliw pa rin ako ngayon dahil sinabi ko tama na yun. Pero eto naman, nagbibigay ulit. Diba? So, ganun. Okay, kasi parang hindi naiintindihan ng iba to eh. Akala nila, kahit ikaw ang nanalo, kung hindi mo nasunod, di ba? Kung hindi mo nasunod kung ano yung inutos ko, kung ano yung aking ano dyan, useless na nag-comment ka, pero hindi mo nasunod kung ano yung utos o kaya yung kung ano yung instruction. Alright? Catherine, sabi, Donya daw ang dating ko sa dress ko. Siya nga pala, itong dress na ito, binigay ng ninang ko from Singapore. Nagbigay siya ng ilan mga ganito. Marami. Okay? Isa lang ito sa binigay niya. Next time, isuot ko yung iba. Kay Ninang Marisa Lim, ayun, from Singapore. Marami siyang mga clubs doon, Filipino clubs.
Yun, sabi ni Catherine, criteria dapat i-share ang video ni Madam para manalo kayo mga best. Pag hindi ko nakita na ano, pag hindi ko nakita na i-share, hindi ko man nakita screenshot na ini-like o kaya finalo nyo ang Misika Vlogs ko, at hindi ko makita ang screenshot na sinubscribe nyo yung The Misika Channel at saka Misika, The Misika Channel at saka Misika Celebrity Channel ng YouTube ko, sorry. Ayan. Para may chance kayo, di ba? Sabi ni ano Lester, may sipon ka? Sabi ko, wala. Ganyan lang talaga ang boses ko. Wala na akong sipon, wala na akong ano, sore throat. Ayoko na rin isipin. Okay? Ayoko na rin pag-usapan, ayoko nang isipin, ayoko na na yun ang aalagaan. Kaya katulad yung sabi ko, kaya ako yung tao na pag meron na akong nararamdaman, hindi ko iniisip eh, mamay biglang nawala. Ganun. Alright. So, yun. Sapat na yung sinabi ko, ganun ang gawin nyo. Eh ngayon, kung hindi nyo masunod yung napakasimple lang na, ano, na utos ko, criteria, pasensya na. Okay? Marami pang mga iba pa nangangailangan din ng pera, nangangailangan din ang tulong. Okay? Shinhira, makita lang daw ako makumain, busog na daw. Thank you. Alright. Itong si Lester, sorry, si nga. Lester, stop na ang ano ko ha. Wala na. Wala na akong sipon. Wala na akong nararamdaman. Stop na. Alright? Kasi, the more kasi iniisip mo na ikaw may sipon, wala na. Okay, and I don't even wanna talk about it anymore. Kasi nakaka-visit na rin yung mga iba pag nakita ka na lang may sipon, sabi, ay may COVID na yan, sana mamatay ka na lang. Ayoko na gagamitin nila yon. Sipon ka, dahil yun, sabi ko, sa kakakain ko, sa kaiinom ko ng mango shake, kaya, ayon, dahil na ano yung throat ko sa malamig, kasi nga no, araw-araw ko binibigyan ng kuya, kahit nga may sipon ako, tapos binibigyan ako, hindi ko mahindian, ganun. Kaya ayoko na. Okay? Ayoko nang ano. Kasi ginagamit nila against me, nakaka-visit. Ayoko nang pag-usapan, ayoko nang mabanggit. Ayoko na rin isipin. Kasi the more kasi iniisip mo na may sipon ka, the more tapos nakita lang nila na may sipon ka, sasabihin nila, ay may COVID na yan, sana mamatay na lang. Ay putang ina nyo. Nakaka-visit. Okay? Kaya yon yung mga nagtatanong saan daw nakasulat, makikita nyo yung may pera, ha? Doon nakasulat, yon. Kasi hindi ko makita doon, dito na lang. Yan. Tama, hula-hula na lang. Para hindi, ano, kasi sa kabibigay ko, mga anak, at hindi napagbigyan yung iba, ako na yung masama. Yun ang napakasakit eh. Tumutulong na nga ako, pero dahil hindi ko nabigyan lahat, masama na ako. Oh, kaya nga, lagi kong sinasabi sa mga last videos ko, yung mga former videos ko, ang government has 270 billion na pambigay, pero lahat hindi rin nabigyan. At lahat din na may hindi nabigyan ay masamang loob. E ako pa kaya, di ba? Wala naman akong obligasyon para ipamigay ko ang pera ko. Allowance ko yan eh. Kaya, yung mga nag-iisip na, ay, yung mga ibang artista, milyon-milyones, pero hindi masakit sa kanilang pagbibigay. Masakit sa akin, so tutuusin. Nakita ko noon, nakita nyo noon kung paano ako na malimos. Nakita ninyo noon na halos barya-barya ay pinagpapagurang ko, nasan dyan ako, humihiling ng limos. Masakit sa akin ang 27K. Kaya kung sabihin niyo, isampal nyo sa akin na yung mga ibang artista na mimigay ng bilyones o kay milyones, at para sa kanila wala lang, sila yon. Kasi
yung binibigay nila para sa kanila barya lang. Ang binibigay ko para sa akin ay katumbas na ng sasakyan ko, katumbas na ng pagkain ko, katumbas na ng bills ko. Kaya masakit na ganun ang sasabihin nyo, namimigay na nga ako, pero ako pa yung masama, ako pa yung nalalait dahil sasabihin nyo, ay, barya lang yan. Oo, barya lang talaga, pero napasakit dahil ako, ha, eto, 90,000 almost yung babayaran ko sa sasakyan. Pero dahil kulang na kasi na ipamigay ko na yung pera ko, o hindi ko nabayaran lahat. Imagine, pag may babayaran ka, kapag kinulang ng piso, kulang pa rin yun. Kahit sabi mo ang piso, kulang pa rin yun. Diba? Ganun ka-importante ang piso. Oh, ngayon, kaya sasabihin ninyo, ay, wala yan. Barya lang. Oh, barya. Pero para sa akin, katumbas ay milyones na yon na nawala sa akin. Tapos hindi pa ma-appreciate. Tapos masama pang tingin nyo sa akin. Ano daw yung pinapaula sabi ni Jerick? Ayun, nandun. Nandun, ha? Doon kayo maglagay ng ano nyo. Doon kayo maglagay ng sagot doon sa may pera na ipinost ko. Yun yung pinakauna makikita nyo sa wall, okay? Doon yung ilalagay mga anak. Relevant, newest, newest. Tingnan ko yung mga ano. Kaya nga, kung dati-rate, ine-entertain ko kung sino-sino yung mga nagbibigay sa akin ng hindi magandang comment. Pero ngayon, I will never ever let anybody put me down. Kaya delete comment and block. Ayan. May nagsabi na papansin na naman daw ako, block. Okay? Kung dati-rati kahit anong panlalait, sige lang, okay lang. Hanggang punong-punong-puno talaga na puro panlalait. Pero ngayon, sorry kayo. O, meron naglagay pok-pok. O, sige, sige lang. Diba? Kaya, block ko ulit yun. Para ni malaman ninyo na hindi na pwede yung mga ganyan dito. Ay, walang respeto. Kahit sino sa inyo, meron kayong ano, meron kayong pupunta doon sa wall nito, sasabihin pokpok kayo, ha? Papansin o kaya baliw, gusto niyo ba 'yon? Okay. Yun, tinanggal ko na Lester. You have no right para sabihin 'yan sa akin. Ginagawa ko dito kahit papano, yung kung ano yung napakasimpleng way ko para tumulong. Tapos lalagyan nyo pokpok, nagpapansin. Kaya sabi ko sa inyo, hindi magmumura isang tao kung hindi nyo binibigyan ng dahilan. Okay, so. Alright. Alright. Nandiyan ako. Ayan, yung mga humingi ng tulong, ha? Hindi ko kayo matulungan kasi nakatulong na talaga ako. So kung ano yung kaya ko ngayon na tulong sa pamamagitan ng pagbibigay ng pahula, yun na lang ang ano ha. Humula kayo kung saan yun. Yung pinakauna na video na makikita nyo sa wall ko, nakapin yun, nakapin, pin to page, meaning siya yung una yung makikita na nandiyan mismo, intact. Pwede malaman criteria o, iniulit ko yung criteria is, i-like at i-follow nyo ang Mystica Vlogs. Ito, kung saan kayo ngayon, Mystica Vlogs, yung page ko. Pangalawa, i-share ninyo yung pahula ko sa inyong wall. Dahil once na hindi ko nakitaan na i-share ninyo,
at hindi ko nakita na talagang inilike nyo at finalo yung page ko, automatic invalid, okay? At kung hindi nyo rin maipakita na kayo ay nag-subscribe sa The Mystica Channel o kaya Mystica Celebrity Channel ko sa YouTube, automatic, kahit ikaw yung nakahula, hindi mo sinunod kung ano yung patakaran ko, sorry. Ngayon ko na lang sasabihin, ha? Okay? Hindi ko na ulit-ulitin later on. Tama na ito. Para at least yung maiba, magtataka na lang, o ba't hindi ako nanalo? Eh, ako naman yung nakahula. Well, ibig sabihin, you are not paying attention dahil every time na ako ay nagpapahula, nandoon. Kaya huwag niyong sabihin na hindi niyo alam. Kasi kung minsan, tinitingnan niyo lang yung pera, pero hindi niyo tinitingnan kung paano makuha yung pera na yan. Okay, yon, nakita ko na. Dalawa yung dinilit ko, dalawa yung binan ko dito, ha. Pag ganyan na walang respeto ang mga tao, isang sapak lang, patay agad. Ganun, dapat. Hindi na katulad ng dati, katulad yung pinost ko dito, yung screenshot ko, ha. Yung about doon sa pinost ko yung nagmumukbang ako ng adobo. Ha? Wala kayong pakialam kung nilagyan ko ng ketchup, bakit mapula. Ganun ako mag-adobo kung hanggat meron namang ketchup ilagay. Hindi naman yung pang-commercial na kailangan talaga kung ano yung adobo, eh ganun talaga. Na talaga kung ano talaga yung sangkap lang adobo. Eh kung gusto kong lagyan ng ketchup, eh paano kung gusto kong lagyan ng red wine, paano kung gusto kong lagyan ng chicken curry, lagyan ng kung ano-ano, eh wala na kayo doon. Eh yun ang mga ginamit nila para ako ay gaguhin. Hindi ako papayag. Eh noong kinompare ko, lahat ng mga nag-post doon, sa sobrang dami ng comment, in-screenshot ko. Tapos, nung kinompare ko sa lahat ng mga humihingi ng tulong, ay sila pala yon, mga leche. Ha! Mahiya naman kayo. After that, wala na nagko-comment. Mas maganda lang kahit walang mag-comment kung yung mga nagko-comment pala ay yung puro mga plastic. Huwag na lang. Hindi ko kailangan. After nung na-booking na sila, wala na nagko-comment kasi na-booking na sila, nahiya na silang mag-post. Kaysa ba naman yung pupunuin nyo, oh mama, puro praise the Lord. Hindi na baling isa lang yung nagko-comment. Hindi na baling si Catherine na lang nagko-comment. At least alam ko na yung pag-comment niya, eh talagang intact na talagang hindi yun plastic. Kaysa ba yung punong-puno ng ano ko, kasi nga naman lahat pala sila humihingi ng pera. Pero sila pala yung number one na mga buzzers ko dati. O diba? Ilala nyo na sarili nyo kung sino-sino kayo. Eh, hindi naman ako after doon sa mga ganyan-ganyan, eh, di ba? Otherwise, kung gusto ko talaga mga likes o whatever, ako milyones na bilyones na dapat nagla-like o nagsusubscribe. Pero hindi yun, eh. Hindi naman ako kumikita dyan, eh. At kung kumikita man ako ng bariyan, itinutulong ko katulad ng first YouTube, ano ko, salary. Binigay ko doon sa mga nasunugan sa ano, sa Santo Domingo, Quezon City. Eh ngayon, sakali man na ano, meron ulit, o di meron ako ulit na pamigay. Ganun lang yun. So, para mas dadami ang perang may ipapamigay ko, ano, subscribe lang kayo. Diba? Ganun lang ka simple mga anak. Okay, tingnan ko na kung sino-sino, kung meron na nga bang nanalo, whatever. Pero, sabi ko sa inyo, kahit nahulaan ninyo, okay, ito ha, sample ito, sample. Ayan, sample. Meron akong 119 na comments. Ibig sabihin, 119 na yung sumali. Kasi in every comment, in every answer, one entry yon. Okay? Isang sumali. So, kung yung tao ay sumali ng ilang beses, okay, okay lang. Eh, 119 comments, tapos ang nag-share lang is 8. So, ibig sabihin, kung yung 8 doon ay hindi siya ang nanalo, hindi siya yung nakahula. Pero kung sinong pinakaunang nag-share, ha, kailangan lahat yan, merong screenshot, isend ninyo sa akin, sa aking inbox. Kung sino lang yung nag-share ng screenshot sa aking inbox, meaning sila lang yung qualified, sila lang yung legit na sumali. 8 lang ang nag-share.
Kaya kung sino lang yung walo ang nag-share, sila lang ang qualified na sumali. Yung mga iba, sorry. Okay? Oh, ayan. 119 comments. Ibig sabihin, 119 entries, pero walo lang ang nag-share. Doon lang ako pipili doon sa walong nag-share. Eh ngayon, kung doon sa walong nag-share, ay hindi nila nahulaan kung yung tamang answer ng pinahula ko, pero ang nakahula ay hindi nag-share, disqualified. Ganun lang, okay? Patuloy ko na lang ang pagkain. Alright, so mamaya na lang mga anak, mga 10 o'clock midnight, dati midnight kasi, mga 10 o'clock p.m., malalaman ninyo na kung sino yung nanalo, ipopost ko, ha? Alright, mamaya na lang ulit, kain muna ako, pagpatuloy ko muna.